Parang de, tanga, ayoko usapan ganyan. Masasaktan na naman ako, iiyak na naman ako, dadulgo na naman ako, tapos magbibidyo na naman, iiyak ako, tapos ano sasabihin ng iba. What's up guys, it's me Kyle and welcome back to my channel. So for today's video guys, may panibagong video na naman tayo and kasama ko ulit si Mu. Yeah. Yan, marami kasi naghahanap sa'yo mo ulit. Yes. You don't miss me because we're always here. Hindi, magkasama kami naman actually ni Mu and nag-shoot yes. lang ako sa may bahay. Truth. Tsaka may kasama kasi yung bata kaya walang mag-iiwan doon. So, minabuti ko siya na lang muna mag-shoot mag-isa doon sa bahay mo. Ang gagawin kasi naming video for today is how well do you know each other? Oh, hindi kami sure dyan sa ano na yan, sa English na yan, pero ang Tagalog yan, kung gaano nyo kakilala ang isa't isa. So, ganon. So, meron kaming dalawang blackboard dito, tapos may chalk kasi dito namin ilalagay yung aming answer na hindi namin muna ipapakita sa isa't isa. So, ayan, kung napapansin nyo, color purple talaga. So, andito tayo sa BNT House, live na live, mga kapamilya. Pink na ba? So, yung first time niya lang pumunta dito sa BNT House at saka makapag-shoot dito. So, how is it? How you mind your seeing this? Actually, na ninibago ako sa iba yung background. Yung background. Iba yung background natin. How is it the space, the cafe? Naduga ako dito kasi di ba yung mga videos yun, pinapanood ko, actually parang anlaki. Anlaki? Oh, di ba? Nabulag ka. Parang ako lang yan, maganda sa ano, pero sa personal. Maganda pa din. Hello! So ayan, kasama natin si BNT Limuela tsaka BNT Bebang. Sila yung magtatanong sa aming dalawa ng mga yes, question na mag-couple. So ayan, kapag hindi namin nasagot or hindi wala nakasagot sa amin ng tama, is pupukulin ko ng ganto. Pupukulin ko. Hindi, parang pag at least, doon ko disappoint kayo pag hindi nyo kailangan yes, yung sa iso. Yes, truth. So, pero ayan, parang ano naman, parang kilala ko naman siya. Kasi ay, hindi natin sure. Shoot, hindi natin malalaman kung gano'n natin kakilala. Ang isa't isa. Kasi isa rin yan sa nagpapatibay ng relasyon. Totoo, oh, tsaka dito di masusukat kung totoo. Kasi syempre kung totoo ka, syempre dapat alam mo yung ano, pinagmulan, alam mo yung kalagitnaan, yung mga nagaganap, syempre dapat detalyado yung utak natin sa mga nangyayari sa relationship natin together. So, without further ado, let's get started. Masaya tayo pag may mga taong nakakaalam na kahit konting idea para sa atin. Baka kung kailan yung birthday yes, natin. Yes, yung mga special occasion. Lalo na kung special someone mo. So, ano pang hinihintay natin? Umpisahan na natin! First question, medyo madali lang to. Kasi alam ko naman na alam nyo na. Pero titignan natin baka may nakalimot. Kailan naging official ang Jesvin? Ay, maging. Parang ako ate. Ha? Oo, dapat ha. Ngayon. 1, 2, 3, go! Reveal! January 4, 2020. Tama ba? Mali si Jessica. Letter G yung O niya. Letter G yung zero niya. Gaga? Zero yan. Yes. Hindi talaga siya marunong magsulat. So, hoy! Ay! Kilala. Ganyan talaga siya magsulat. Plus 2 points. So, January 4, 2020. So, next question. Ito, madali lang din naman to. So, kailangan nyo isulat ang birthday ng isa't isa. Ay, mag-i. Alam ko. Go. Pati year, ha? Hello, hindi. Alam ko. Hindi ko. Kailan ba nagsurge yung World War I? Ano? Clue, 22 na si Jessica ngayon. Hindi, alam ko. Hala! Reveal time! April 16, 1998. Ano yan? June 9, 1998? Magkaedad lang kayo? Yun lang. Mali. Mali din yung year kay Jessica. Hindi, tama. Hindi. Tama. 1990, uy! 1998 ako! 1986 ka! Uy, boba! 1998. Boba ka? 1998. 1998. Mali ako? Mali yan. June 8 yan. Ay, sumobra. Why lang? Sumobra. Anong feeling, Jessica, Kevin, na hindi alam ng jowa mo yung birthday mo?
Oy, eight, isa lang naman eh. Monday lang naman siya. Ah, Monday lang. Hindi mo pa rin naalala. Mali din to year. Mali. Tama yung year, pero yung... Ah, magkaedad lang kayo? Oo. Pero mas mukha lang siyang ano, bata. Okay, next question. Anong favorite food ng isa't isa? Basic lang yung mga anong tanong ha. Food, kahit anong food. Kahit ano? Oo. Kahit anong food. Oo, basta favorite ng isa. Favorite namin to. Banto trigo. Sinigang. Ay, bakabog naman. Yes. Sinigang. Napapagalingan pa nga kami magluto ng sinigang. Yung kanya tatlong ano, tatlong seasoning ng sinigang. Wala, pagod yun. Banto niya siya. Sabi ko kasi sobrang asin. Madali ka usa, sobrang asin gusto mo ha, tatlong seasoning. Tsaka ang alat din niya magluto ng sinigang. Magkaiba kasi kami ng ano, taste. Tsaka... Yung kanya, sa akin, parang okay niya. Sa akin kasi maasim, siya maasim na maalat. Okay, next question. I love you. Sinong mas duck sa inyo? Imagine. Sinong mas duck? Sir ba yun? Oo. Hindi ko ba nakita yun sa kanya? Ano na yung exempted na yung balat? Laro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 5. 1, 2, 3, go! Jessica! Sino talaga? Tagtang tao ba yan? Tara naman natang ducks. Hindi kasi ang sinasabi nyo kasing ducks, ano, kasama balat ko? Siyempre, miss. Hala, kasama balat siya. Pero makinde siya. Laro siya. Okay! Sana all ducks! Pares kayo may punton! Last time kay Jessica may balak ka. Next question! Kailan nagpatuli si Jessica? Hindi mo alam, sinabi ko lagi-lagi sa'yo. Okay. Sukot pa rin siguro. Suli! Atya! Uy, may date yun! Okay, Supot pa rin siya. Tuli na ako sa sabi ko. Wedding ah! Anong country ang gusto mabisit ng isa't isa? Game. 1, 2, 3, go reveal! Thailand, Korea. Thailand kasi gusto niyang matikman yung mga exotic food doon. Hoy, hindi kasi namin. Sabi mo yun. Hindi kasi nagkukwentuhan kami. Sabi ko sa Thailand kasi puro mga exotic food. Yes, at saka ano, kaya gusto ko pumunta doon kasi madami akong mga nanay-nanayan doon. Nanay-nanayan kasi ano, maraming andon, transgender, and... Sitang. So ayun, parang gusto ko mapunta doon kasi feel ko ang gaganda ng mga tao doon, ng mga Becky. Parang nakakaano pumunta doon. Tsaka malay niyo pumunta talaga ako doon, tsaka pagbalik ko, transformer na ako. Makipay ka na. Diba? Sa mukha. Makipay na. Next, ikaw naman, Jessica. Korea, kasi favorite niya yung ano, airplane ng Korea. Tsaka maraming opa doon, gusto niya maging opa gang ng star. Kung ako pupunta sa Thailand, pagbalik ko, ano, transformer na ako. Siya pagbalik niya, opa na siya dito. Ano ang pinakaayaw niyo na ugali ng isa't isa? 1, 2, 3, go! Hindi nagsasalita pag magkaaway kami. Yun kasi yung ayaw ko sa kanya na ano lang, tumatahimik lang siya pag nag-aaway kami without knowing kung ano yung reason. Na kung anong kinagalit niya sa akin, ewan ko, sinasabi niya insensitive daw ako sa mga bagay na yun, pero napapansin ko naman wala naman akong ginawang kasalanan, bigla-bigla na lang siyang tumatay. Ewan ko kung yun yung ano niya, yung way niya para i-comfort yung sarili niya, pero yun kasing ayaw ko talaga. Ayun. Na hindi ka magsasalita. Kasi syempre, paano kita i-comfort kung ano yun? Yes. Tsaka doon mo talaga may isip na kung ano ba yung pinag-awayan nyo. Mag-overthink ka pa eh. Kasi hindi talaga nagsasalita. Yun din yung mahirap. Kaya, ikaw naman Jessica, ano yung pinakaayaw mo na ayaw niya, ugali niya? Eto, bitin magsabi. Ano ba niya, alam niya yung feeling na parang may sasabihin siya tapos hindi niya itutuloy. Yun din, doon ako parang nag-overthink din. Yung parang nakakabaliw, ano kaya yun? Ayaw niya sabihin. Parang wala. Yung parang, alam yung ano? Tamang hinala ka na. Parang, ano kaya yun? Nakakabaliw. Hanggang sa pagtulog ko ngayon, bakit hindi niya sabihin?
Okay, for the last question, nakakatuwa kasi na kahit na gano'n na kayo katagal, hindi niyo pa rin nakakalimutan yung parang details sa isa't isa. So, for the last question, pinaka-kinakatakutan yung mangyari? One, two, three, go! Akin, ito, kaya ito yung nasagot ko kasi ano, yung parang napagdaanan na namin yung ano, yung magkalayo kami, yung LDR nga, yung which is yung parang galing siya sa Dubai, tapos ako dito sa Pilipinas, tapos sobrang tagal namin hindi pa nakikita, tsaka parang ito yung parang ano namin na magkasama na kami sa isang bubong, at tsaka parang ay may nakakatakot lang na parang maghiwalay ulit agad kami. Hindi naman yung maghiwalay, yung parang magkahiwalay ulit kami ng parang sa isa't isa. Yung kasi may hirap, nasanay ka na. Nasanay ka na na kasama mo siya lagi. Nasanay ka na na parang pinagsisilbihan ka niya. Yung mga yung memories niya together. Yung parang ang ano lang, na bigla ka na lang mawawalay sa kanya. And dito na parang ano yun, parang may separation anxiety. Parang yes. Yun, tama ba yung tawag ko? Hindi sa walang tiwala eh, pero siguro sa mga nakakaano diyan, siguro hindi niyo ako maiintindihan kapag hindi niyo ako maiintindihan. So, sa may mga relationship diyan siguro relatable kayo na parang magkalayo kayo. 'Yun yung parang masakit din. Oo. Syempre iba talaga yung feeling pagkasama mo yung taong mahal mo sa buhay. Totoo, tsaka I'm happy nakasama siya. Sobrang happy. Alam mo yung parang sa isang araw, wala kayong bad vlog, yung parang ano lang, more on wala kayong bad vlog. Minsan may ano yan, may tampuan, pero oras lang yung lumilipas para dyan. Pero yun talaga, pag mahal may isang tao. Eto, ayoko na maulit. Ako naman yung ano, mauna akong mamatay sa kanya. Tignan mo, ngayon pa lang batok agad. Parang tanga, ayoko usapan ganyan. Bakit? Explain niya. Siyempre yun nga, magkalayo. O siyempre pag nagkalayo, ano, may iwan ng isa. Ano, masasaktan na naman ako. Iiyak na naman ako. Gagod ko na naman ako. Tapos magbibidyo na naman, naiyak ako. Tapos ano, sasabihin ng iba. O yan, kasi puro ka ganito. Ganyan, tignan mo ngayon, naiiwan ka. Ganyan, mga limonyo kayo. Hindi, mamatay naman. Kasi ayaw ko rin maiwan to. Kasi at saka nasanay na rin ako nakakasama siya. At saka baby ko to yung pagka magkasama. Yeah. Oh. I'm proud to say na spoiled ako sa kanya. Sobrang spoiled yan sa akin. Lahat ng gusto niya sinusunod ko, or lahat ng gusto niyang ipabili, binibili ko. Hindi naman siya materialistic, pero lahat ng gusto niyang ipagawa sa akin, ginagawa ko. Kasi mahal ko. So, bago natin i-end yung vlog niyo, gusto ko mag-iwan kayo ng message para sa isa't isa. Gusto ko lang sabihin na I love you and handa akong i-spend yung natitirang buhay ko dito sa lupa. Kasi I'm happy na kasama ka and I'm happy to have you and I'm thankful to God kasi binigyan niya ako ng isang ikaw and salamat kasi tinuring mo akong babae kahit pedastan yung may espada. Ngayon, ay, ang saya kasi alam mo yun kasi ano ko na tuwi parang hindi ko lang siya jowa, parang best friend ko na lang din siya all the time. Ganun kasi yung parang ina-enjoy namin yung magkasama kami and ayun, gustong-gusto ko na inaalagaan mo ako na parang baby. Ayun, gusto ko, ayun, ay parang ang saya din pala may spoiled sa boyfriend and ituring ka niya na parang babae, kahit peras kayong may espada na handang lumaban sa sakuna. Yung, ayun, salamat kasi, kaya ngayon kong iyak. More on pa sa salamat and I love you. Huwag mong kakalimutan yun. Magkalayo man tayo, marami mang hadlang sa ating relationship. Ituring na lang natin silang multo. Ghosts, yung mga ganyan. Yung parang andyan sila para takutin tayo pero hindi naman nila tayo mahawakan at yung relationship natin. At saka, yun yung pangawakan natin na masaya tayo na magkasama, na wala tayong ginagawang masama sa ibang tao, na wala tayong tinatapakan tao. Pero gusto ko lang sabihin sa mga bashers natin na basher lang kayo. Just din kami. Okay, ikaw naman Kevin, message for Jessica. Ayan, first of all, I love you. Thank you for being part of my life. Lagi kong sinasabi sa'yo na I'm always here to support you no matter what, kahit anong mangyari.
nandito lang ako through ups and downs. Nandito lang ako sa tabi mo. And alam ko na marami mang humahadlang sa relationship natin or marami mang sinasabing ibang tao, pero let's just keep the fire burning and wala naman tayong inaapakan na tao and yun, nagmamahalan naman tayo and alam ko naman sa sarili ko na mahal mo ako and mahal na mahal din kita. So, dead man lang sa kanila kung anong sabihin, pasok dito sa unang tenga, labas sa kabilang tenga. So yun, thank you so much dahil dumating ka sa buhay ko. Sabi ko nga, diba, you came to my life unexpectedly. So yun, minahal kita ng sobra-sobra. Kahit hindi na, kahit sinasabi ng ibang tao na ginagamit mo, baka ginagamit mo lang si Jessica just for fame. Ganun. So hindi mawawala yun, pero yun, just keep the fire burning. Okay lang yun. Wala yun sa akin, hindi ako nasasaktan kasi mahal na mahal ko. Sana all! So yun guys, dyan na magtatapos ang video na to. So kung nagustuhan mo ang video na to, just give a massive thumbs up. Okay. Mag-comment ka na rin dyan down below kung ano pa mga video suggestion na gusto mong gawin ko. Gawin namin ni Mu. And mag-subscribe ka na rin sa channel niya. Yes, Jessica Absalon. And support Kevin Calcadavis dahil road to 100,000 subscribers na siya! So ayan, 90 na po siya. So baka naman sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. So yun guys, thank you guys for watching. Peace out.